and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ. Jesus Christ. Hallelujah! Mapagpalang Sunday sa ating lahat. Amen! May sinasabi sa atin ang Panginoon sa Psalm chapter 33, verse 8. Ang sabi po niya ay, let all the earth fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! I stand in awe, I stand in awe of you, Lord. Jesus Christ, my Savior. I stand in awe, I stand in awe of you, Lord. There is no one else like you. You turn that water into wine. Open the eyes of the blind. You heal the brokenhearted and set the captives free. You conquered hell, death, and grave, and washed my sins away. And now I'm free to worship, and I will praise you all my days. Oh Lord, we stand in awe of you. Hallelujah.
Jesus. Fill me to the overflow. Yes, I'm now free. Woo! And now I'm free to worship. And I will praise you all my days. Yes, we stand in honor of you, Lord. I stand in awe of you, Lord. Jesus Christ, my Savior. Patuloy ka naming awitan, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoon, na sambahin ngayong umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We honor you in the midst of us, O God. You are forever in our lives, Lord. Tuloy po nating awitan ang ating Panginoon ngayong umagang ito. Yeah.
pagpapurihan sa kalagitnaan. Oh, I sing to you, Lord. Hallelujah. You are forever. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang aming Diyos na pinagkakatilang Diyos sa lahat. Sa kalagitnaan, patuloy naming isisigaw ang iyong pangalan. Patuloy naming isisigaw ang iyong kabutihan, Panginoon. Ikaw ang aming hope. Ikaw ang aming pag-asa sa kalagitnaan, O God. Lord, wala kaming gagawin kundi mapagpurihan ka. Sound
kalagitnaan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Balik namin ito sa iyo.
na mayroong pagmamahal. We praise you, we glorify your name, O God, in the midst of us. We continue to live your name, O God. Hallelujah. I sing praises to your name. Pagmamahal, Panginoon, sa kalagitnaan, O God. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy po natin shout your praises unto the Lord. Sing out your hearts unto the Lord. Sabihin niyo po, Lord, ay yung darap naman sa araw na ito, sa ating Panginoon. For He deserves all the glory, the honor, love you, Lord, and the praises, O Lord. We love you, Lord Jesus. We love you with all our hearts, Panginoon. For you have loved us first, O Lord Jesus Christ. We sing praises to you, O Lord, coming from our hearts, O Lord Jesus Christ. Lord, we continue to stand in awe of your presence, O Lord Jesus Christ. And with a thankful and grateful hearts, O Lord Jesus Christ, we come before you today, offering ourselves naked before you, O Lord Jesus Christ. Lord, anything that you could see into our hearts, O Lord Jesus Christ, may we pray that you search it, O Lord. Even in the darkest corner of our hearts, O Lord Jesus Christ, we pray that you search it, O Lord Jesus. Amen. Lord, for you alone, our God, O Lord. For you alone is our Creator, our Messiah, our Amen. Prince of Peace. Amen. Lord God, for your love encompasses everything, O Lord Jesus Christ. Your love so great. Your love that endures any hardships. Your love that never forgets your people, yes. O Lord Jesus Christ. O Lord, as we come before you today with a grateful heart and with a song of praise in our hearts, O Lord, we continue to give you praises and to glorify your name, not just because it is our Sunday service, but it is because of you, O Lord Jesus Christ. Amen. You alone, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord God, as we dedicate this day and this service unto you, Lord, I pray that you open the hearts of your people. Open to receive your words, O Lord Jesus Christ. Be it ready, O Lord, to eat the words of your food. And O Lord Jesus Christ, pray that you continue to anoint your messenger, Panginoon, sa araw na ito, O Lord Jesus Christ. May his lips be your lips, O Lord Jesus Christ. And may your words be heard upon your people, O Lord Jesus. And may these words be implanted into the hearts of your people. Yes, magnify it, O Lord. Cultivate it, O Lord Jesus. Yes, Lord. And may your light shine upon your people, O Lord, as they continue to walk the way that you want them to be, O Lord Jesus. Lord, we thank you so much in a grateful heart. We offer everything unto you and to this service as well. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, and with the fellowship of the Holy Spirit, this is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. This service is one of Jesus is Lord Church
worship and healing services that are happening in different parts of Australia and across. For all our friends here in Dubbo and Wellington, this service is being held in Welchman Street, First Dubbo Scouts Hall, New South Wales. This is a recorded video service of GL Dubbo, which can be watched later on in Facebook page and GL Dubbo YouTube channel. And now, before we hear the word of God, let us watch our mission, vision, and core values through our Majestic Kids. Jesus' Lord Church mission, to bring all peoples to the kingdom of the living God regardless of race, status, belief, and religious affiliations, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Jesus' Lord Church vision, a glorious church evangelizing and discipling Filipinos and all the peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Jesus is Lord Torvalius, passionate love for God, love and compassion for others, integrity, faithfulness, and excellence. And a couple of announcements before we start the word. We're going to have our healing and prayer service this coming March 11 in the evening at 7 o'clock here in First Scouts Dubbo Hall in Dubbo. So I'm inviting everyone, if you had your friends with you or colleagues and people around you, let us invite them to come and worship the Lord on that day. And we will have a prayer conference, which will be on March 26, 2022. This is a national event hosted by our JIL church in Sydney, and it is through via online, via Zoom. And then we were going to have a three-day event, which will be on April 8 to 10. And April 8 is a Friday. We were going to have a night rally. And April 9 is a whole day event, which is going to be our Encounter God retreat. And April 10, which is a Sunday, we're going to have our water baptism and dedication day. So updates on these upcoming events will be posted via GIL chat room and announced during the healing service. And for our word, let us welcome the coordinator of GIL Church Dubbo, our very own Brother Manny Dequina. Amen. Good morning, JL Dubbo family. Good morning po. A blessed Sunday po to everyone. So kanina po, habang tayo po'y nagpupuri, yung kantang ako'y magpupuri, talagang naalala ko yung mga bago-bagong Kristiyano ako noon. Talagang mayroon pa kasunod yun eh. Sino po nabitin doon? Sino po nabitin? Amen. Talagang, di ba, masarap pong magpuri sa Panginoon. Di ba? Ito po yung ating lifestyle. As a believer of Christ, ito na po yung lifestyle natin. Amen po ba? Na magpuri sa ating Panginoon. Kaya po kanina, hindi ko po maawat yung aking sarili na magpuri sa Kanya. Dahil andun po yung kagalakin eh. Amen? Kaya yung tema natin sa buwang ng Marso, ano po? A joyful hope. Diba? Dahil yung kagalakan ng Panginoon dumadaloy sa atin. Amen? Even anumang pong mga sirkumstansya ng buhay, yun po yung kagalakan na hindi na binibigay ng Panginoon ng mundong ito. A joy na nothing can compare. And that joy, it's only comes from the Lord. Amen? So, kanina po, sino po, alam ko po, hindi ko na po ipapataas yung mga kamay,
kung ano po yung circumstance ng buhay natin ngayon, as of now. Pero kapag nasa may kagalakan po tayo sa ating puso, kaya po natin itaas ang ating makamay. Amen po ba? Kaya po natin purihin ang ating Diyos na buhay sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, dahil alam po natin, ang ating Diyos na buhay ay hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Amen? So, kaya ganun po, it is a privilege to worship the Lord. Kaya lagi natin paalalahanan sa ating mga sarili, it is a privilege. Hindi po lahat ng mga tao ang nabigyan ng pagkakataon na sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. You and I ay nagkaroon ng pribileyo, the opportunity. Amen? So, kailangan lamang po na magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Kaya, yung declaration ni Brother Eddie, ating spiritual director, hindi po yun gawa-gawa lamang. Because alam niya ang ating Diyos ay buhay. Amen? Alam niya ang Diyos natin ay nagbabago ng buhay at ang alam niya ang Diyos natin ay nagpapala. Amen? Kaya napaka-powerful po na idinideklara natin through our mouths and through our ways na ang ating Diyos na buhay ay hindi patay. Amen? Is your God dead? Amen. So, hindi ko na po gagayain si Brother Eddie. Sa kanya na po iyon. Amen. Praise the Lord. Very unique po ang ating spiritual director for his declaration of his faith. Amen. So, good morning again po. So, good morning din sa ating mga viewers online. So, you are watching a recorded video of the Sunday of Jesus Lord Church Dubbo Worship and Healing Service. Amen. So we are so glad na kayo po ay naka-tune in, and I pray na nawa ang banal na presensya ng Panginoon ay maranasan niyo po sa kalagitnaan as you are watching this recorded telecast in Jesus' mighty name. Amen. So good morning again. A full gospel. It is Jesus Lord Church. A full gospel, non-sectarian, Bible-based Christian ministry na walang ibang tinataas na pangalan, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Amen? Yun lamang po ang binigay, sabi nga ng Biblia, ito lamang po ang pangalan na ibinigay from heaven na may kaililigtas ng isang kaluluwang napalayo sa ating Panginoon for the glory of our God the Father. Amen. So sino na po ang ready sa salita po ng ating Panginoon? Amen. Palakpak po sa isang Diyos, sa ating Diyos na buhay. Let us pray po as we continue to worship Him in spirit and in truth. Father God, we honor you and we bless your name. Panginoon, truly Lord, na napakabuti nyo. Your faithfulness never ends. Your faithfulness is new every morning para sa amin, Panginoon. Lord, sa kabila ng aming mga pagkukulang, kayo po ay nagiging gracious, Panginoon, Lord God, sa amin, O Lord. Lord, this Sunday, Lord, this morning, Panginoon, O Lord God, hallelujah. Nawa, hindi po ito lamang isang ordinaryong linggo, Panginoon. Nawa, we pray, Panginoon, that there will be signs, wonders, and miracles will happen in the midst of us, Panginoon, in Jesus' mighty name. Nawa, Panginoon, kami mapuno niyo pumuli ng inyo pong banal na presensya, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, as your servant, hallelujah, ibaba niyo po lamang ako as I deliver your words. Nawa, Panginoon, ang mga salita niyo po lamang lumabas sa aking bibig, ang mga salita na nanggagaling sa akin, huwag niyo pong hayaan na ito po ay maibuka ng aking mga labi, Panginoon. Only you be glorified, only you be honored and be praised. This is my prayer. This is our prayer in Jesus' mighty name, and everyone will say and agree. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibati nga po ang ating mga katabi. Good morning. I am glad that you are here in the house of the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, praise the Lord. I pray na sa mga darating pang Sunday, mas dadami pa tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sabi nga ni Haring David, naalala ko lamang po, in Psalms 122, nung nalaman niya, para praising, nung nalaman niya na papunta sila sa templo ng Panginoon, ganun po ka-excited siya na pumunta, na dumako, magpuri sa ating Diyos na buhay. Ganun din po ba tayo sa kalagitnaan? Tayo po ba ay excited na magpuri sa ating Panginoon?
Amen. Napakahina po. Okay. Tayo po ba excited? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil meron pong kagalakan sa puso ni David, ni Haring David, na magpuri sa ating Diyos na buhay. So for the month of March, ang ating pong theme ay a joyful hope. Pakisabi nga po sa ating mga sarili, a joyful hope. Amen. A joyful hope. Talagang sabi ni Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. As I've said kanina, hindi po ito nakabase sa sirkumstansya ng buhay. Hindi po ito nakabase kung may laman man o wala ang inyong pera. Nakabase po ito dahil ang ating Diyos ay tapat at ang ating Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Theme text po natin in Romans chapter 12, verse 12, NIV po. Be joyful in hope. Pakisabi sa ating mga katabi. Be joyful in hope. Patient in affliction. Faithful in prayer. Amen. Praise the Lord. These three praises are very powerful. Amen. Very comforting and at the same time, a powerful reminder sa ating mga Kristiyano, dapat ito po yung ating attitude. Pakisabihin po, attitude. Ito po dapat yung attitude natin. Amen? Pero hindi po ako magbubulay sa ating team text. Pero allow me to share this sa ating Jesus Lord Church Worldwide website. Sabi po doon, as a people of hope, we may be waiting, but we are not waiting in despair or dejection. We are waiting with joy because we know that even though the end is not in sight, with the great I am on our side, the end will surely be a wonderful, glorious sight. So we rejoice, we praise, we give thanks to God. Amen? Amen? Dahil alam po natin, kahit hindi po natin nakikita physically ang ating future, alam po natin na merong nakalaan na napakabuti para sa kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. So bakit nga ba dapat tayong laging nagagalak sa buhay, sa buhay na pag-asa ng Diyos sa bawat isa sa atin? Sabi ni Apostle Paul, Christians are commanded to rejoice in the Lord always. Sabi niya po ito sa Philippians chapter 4 verse 4. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, lagi tayong magalak. Inulit niya, lagi kayong magalak. So ito po ay isang command. Pakisabi po, command. Hindi po ito suggestion. It is a command to all for us, sa ating mga nananampalataya. We need to be rejoiced always. Ang direktiba ni Pablo sa mga taga-Filipos at sa mga ating mga mananampalataya na laging magalak, magdiwang, mag-celebrate ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Always. So huwag po natin kakalimutan yon, the word always. Always. So what does it mean by always? Kapag hayahay lamang po ba ang buhay? Kapag meron lamang po bang pagkain sa ating hapagkainan? Kapag ba araw lamang ng sweldo? Kaya tayo nagagalak? Naalala ko po nung sa TPG pa kami. Yung ATM namin nakasanla na. Kaya pagdating ng sahod, wala nang galak. Wala nang tuwa. Dahil alam namin konti na lang yung matitira. Tapos pag nakita, babayad pa ulit. Saklap. Amen? So, hindi po doon. Kapag, ano ba yung always? Kapag matiwasay lamang po ba ang relationship natin between husband and wife, between sa ating mag-asawa? Ibig sabihin pala ni Apostle Pablo ng salitang always is sa bawat tibok ng ating puso ay magalak tayo. Amen? In every heartbeat of our heart, dapat lagi po tayong nagagalak. Every seconds na dumaan in our lives
is we should be glad no matter what situations we are facing right now and in the future, we should rejoice. As I said, sasabihin ko po, we must rejoice. Why? Because we know that God is always with us. Amen? God is always with us in every step we take. Hindi niya po tayo iwan. Basta as long as na tayo po ay tama sa Kanya. Tayo po ay pleasant sa Kanyang mga mata. For sure, He will never leave us nor forsake us. Ganun po katapat yung ating Panginoon. Naalala ko po yung mga Israelita before in the Old Testament. Yung pangako ng Panginoon ay napakaganda. Ang pangako ng Panginoon ay napakabuti. Kaya lang nagkulang po yung mga taga-Israelita. Sila po ay naging sabihin ko na lang suwail. Parang sa mga anak naging suwail sila. Kaya yung kagandahan ng plano ng Panginoon ay napalitan ng testing, challenges sa kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid, kailangan lagi tayong maayos. So, we cannot do it perfectly dahil we are limited only as a person. But it does not mean na hindi po natin kaya. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthen us. Amen? As long as we are dependent on Him, as long as we are submissive on the Lord, we can do it. Amen? We can do it. Pakisabi sa ating mga katabi, we can do it by the help of the Lord. Amen? Praise the Lord. But sometimes, sabi ko nga, it's difficult. Kaya dapat nating inaalala ang mga reasons why we need to rejoice. Mabilis lamang po. Mabilisan po. Why we should be glad and be joyful in the living hope of the Lord. So here are some reasons po. Napakaraming reasons, but I will give only three, if I'm not mistaken. Because God's providential care is among us. He has provided all things pertaining to life and godliness. He will supply some, yung mangilan-ngilan, ano sabi ng Panginoon? He will supply all our needs. Amen? Not only in our physical, but also in our spiritual too. Amen? We have redemption. To. Kaya magagalak tayo dahil tayo po'y niligtas ng Panginoon. We have now access to the Father. Before, malaking wall ang nakaharang sa atin. But because of the Lord Jesus Christ, because of the love of the Lord through His Son, Jesus Christ, winasak niya po ito. Now we can have access. We have now peace. Amen? We have now peace in the midst of trouble. Amen? He provides the necessities of life. Secondly po, the opportunity to fellowship. Sabi ko nga po kanina, not everyone has the opportunity to worship the Lord. Not everyone has the opportunity to gather in this place. Amen? Kala nila, boring. Sino pa po yung naboboring sa mga ganitong gawain? Amen? Dahil alam po natin na ito po'y karapat-dapat. Dahil ito po'y kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Ang mundo ay busy. Amen? Kahit Sunday, talagang tinatrabaho. Para lamang, alam mo yun, makalikom ng pera. Pero hindi po yun yung pinaka aim ng buhay natin eh. Amen. Sabi ng Acts, sa Book of Acts, in Him we live. In Him we breathe. Amen. Yun po yung pinaka essence why we are living in this life. Amen. Kapag
blinded nga po tayo. Sino po yung nag-blind sa atin? Si Satan. Binlind niya po tayo. Ngayon, ibinaling niya po yung ating mga mata away from the Lord. And then, inano niya tayo, inalok niya tayo ng kayamanan ng mundong ito. But, you and I, amen, ay binigyan niya po tayo ng liwanag muli. Amen. Binigyan niya po tayo ng liwanag ng tamang direksyon ng buhay na hindi po ito ang ating pinakahuli hantungan. Meron po tayong hantungan na napakaganda, napakabuti, at napakasaya. Amen? Hallelujah. And lastly, but not the least, and I think it is the ultimate reason, amen, we will have an eternal destination. But before that, I skip this. Troubles that not last forever. Ito po yung isa pong reason na nagkakaroon po tayo ng kagalakan. Dahil ang ating mga pagsubok doesn't last forever. Amen? It doesn't last forever. Alam po natin na meron po tayong Diyos na makakatulong natin. Amen? Huwag po nating sarilinin. Ibigay po natin sa ating Diyos na buhay ang ating mga suliranin sa buhay. At alam po natin ang ating Diyos ay laging handang tumulong sa atin. And lastly po, we will have an eternal destination. I think for me, this is the ultimate reason bakit po tayo laging nagagalak. Lagi tayong magalak. Amen? Dahil alam po natin na hindi po ito ang ating huling hantungan nga, sabi ko. Once we die, hindi po iyon ang katapusan. Bagkos, it will be the beginning of a perfect life with God. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa ating mga katabi, sa inyo po mga katabi, huwag kang mawala ng pag-asa. Meron po tayong pagbuhay na walang hanggan with the Lord Jesus. Huwag ka lang bibitaw. Amen. Huwag ka lang bibitaw, kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nawala. Sorry. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah. So, the title message for this morning is about how to sustain our joy in the Lord. Paano po ba natin masusustain ang ating joy in serving the Lord? As a servant of the Lord, kailangan po nating panatilihin na mayroong kagalakan sa ating paglilingkod sa Diyos na buhay. Sapagkat kung wala na po ang spirit of joy sa ating mga puso, sa ating mga espiritu, naku kapatid, napakadelikado na po iyan. Amen? Mahirap po tayong maglingkod sa ating Diyos na buhay kapag wala na po tayong kagalakan sa ating puso. Amen? One key sign of spiritual danger is losing your joy. Joy is one of the vital gauges on the dashboard of the Christian life. Sino po? I think most of us ay nagda-drive. Amen po ba? Sino po yung lagi na tumitingin sa dash? Sino po yung tumitingin sa dashboard? Yung mga mekaniko lang yata dito yung nataas. Kailangan tingnan po natin yung mga dashboard natin. Dahil napaka-importante po yon. Meron po doon yung mga reminders, mga warnings, lalong-lalo na pag hindi nyo titingnan yung fuel gauge ninyo, nako, delikado. Titirik lamang po kayo, nasa highway po kayo. Kailangan lagi po natin tinitingnan yung ating mga gauges. Ganon din po tayo as a Christians, as a believers of Christ. Lagi po natin dapat tinitingnan ang ating mga gauges. And one of them is the gauge of our joy. So what is now the gauge of your joy right now? Nasaan na po iyon? Is it overheating?
Is it overflowing? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So with this warning that I said, I would like to share some reasons. So marami po mga dahilan, bakit po nawawala ang joy or bumababa ang ating joy. I will just give three. Why our joy in serving the Lord is diminishing or decreasing. Bumababa. Or worst thing will happen is nawala na. At alam po natin ang resulta, nakakalungkot lamang pong marinig o malaman na maraming mga Kristiyano. Dati, napakasaya nila. Dati, hindi masukat ang kagalakan sa Panginoon. But now, wala na sila. Nasa mundo na sila. Why? Because the joy in their spirit na hinawala na. And that's the worst thing will happen to us. Tatalikuran po natin ang ating Panginoon. And I pray na ang bawat sa atin ay ma-maintain at magkakita-kita po tayo sa finish line. Amen. Amen. Praise the Lord. Maintaining the joy in serving the Lord. So mga ating mga references in Philippians chapter 4 verse 4, John 15 verse 11, and Psalms 51 verse 12. But before that po, I will share what is joy. Ano po ba yung joy? So alam po natin in Galatians chapter 5, it is one of the fruit of the Holy Spirit. Meron po bang life group na joy? Wala po. In the making. Amen. In the making. Joy life group. Hallelujah. Amen. So what is joy? Joy in the Greek word chara. Not achara. Chara lang. Chara. Or meaning rejoice. Is a Greek noun which describes a feeling of inner gladness, delight, or rejoicing. So joy is a feeling of inner gladness. It's coming from within. It is coming from within. Joy is an inner gladness, a deep-seated pleasure. It is a deep-seated pleasure. It is a depth of assurance and confidence that ignites a cheerful heart. It is a cheerful heart that leads to cheerful behavior. Amen? Kapag meron po tayong joy, kahit may mga pagsubok man tayo sa buhay, may mga problema man po tayo sa buhay, hindi basta-basta maapektuhan ito. Amen? Dahil meron po tayong joy in our hearts. So joy is not an experience that comes from favorable circumstances, but it is God's gift to believers. Pakisabi po, it is a gift. Amen. It is a gift po from our God the Father. So joy is the deep down sense of well-being that abides in the heart of the persons who knows all is well between himself and the Lord. Amen. No matter what circumstances, ano man ang dilubyo ng buhay, ano man ang bigay ng future, magiging magalak pa rin ako. Amen. Dahil it doesn't depend on my circumstances because joy, it depends because of my Lord, because He is faithful and just. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po ni Alfred Plummer, he writes, joy is that serene happiness which is the result of conscious union with God and good men, of conscious possession of eternal life, and which raises us above pain and sorrow and remorse. So it's self-explanatory po. Sabi po ni Donald Campbell. So these persons are servants of God. So writes that chara or joy describes a deep and abiding inner rejoicing
which was promised to those who abide in Christ. As I've said kanina, as long as we are abided in Christ, as we are connected with Christ, and as we are surrender in the power of the Holy Spirit, the joy will flow in our lives. Amen? It does not depend on circumstances because it rests in God's sovereign control of all things. Amen? Kaya lagi po natin sinasabi sa ating mga prayer, God is in control. God is in control. Amen? Huwag po natin kakalimutan yon. Amen? Speaking of prayer po, I would like to invite everyone po sa ating nalalapit, Night of Prayer and Worship. Amen? And then also, sino po yung mahilig manalangin? Pakitaas nga po ng kamay. Lahat po tayo, di ba? Amen? So ipapasa po namin yung Zoom details ng Don Watch. Amen. Tumahimik bigla. Praise the Lord. Amen. Napakasarap po. Maganda po na meron po tayong sakripisyo. Nakikita, hindi po sakripisyo sa akin, Brother John, or sa kayo man. Ito po, maganda po na ating pinapakita sa ating Panginoon yung sakripisyo natin by waking up before the break of dawn. Tapos mananalangin po tayo. Marami po kami mga prayer items. Talagang magkakaroon po kayo ng slot. I assure you po. Kaya, I am encouraging po everyone. Amen. Every Sunday po, 5 o'clock. Amen. I think it will last half an hour. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Prayer. It's the backbone, sabi nga ni Brother Justin. It is the backbone of our Christian life, and also it is the backbone of this church. Amen. Kapag wala po ang prayer sa ating ministry, for sure po, this church will fall. Firstly, divided, and then it will fall. But if we continue praying, if we continue trusting, it is prayer po, it is trusting the Lord, not our self. We are trusting the Lord for what He can do sa ating mga buhay. Amen? So huwag po tayong manawang manalangin. Amen? Sabi po ni Martin Lloyd-Jones wrote, praise the Lord, sabi po ni Martin Lloyd-Jones, in any definition we may give of New Testament joy is that we do not go to a dictionary. We go to the New Testament instead. This is something quite peculiar or unique, which we cannot be explained. It is a quality which belongs to the Christian life in its essence. So that in our definition of joy, we must be very careful that it conforms to what we see in our Lord. Amen? Yun po yung dapat nating nakaset. The world has never seen anyone who knew joy as our Lord knew it. Because joy, the spirit of joy, comes from the Lord. Amen? And yet, He was a man of sorrows and acquainted with grief. So our definition of joy, mga kapatid, must somehow correspond to this. Joy is something very deep and profound. Something that affects the whole, hallelujah, that affects the whole and entire personality. In other words po, it comes to this. There is only one thing that can give true joy, and that is contemplation of the Lord Jesus Christ. Happiness is different from joy. Amen? Ulitin ko po, happiness is different from joy. Happiness, for me, it is temporary. But joy is eternal. Amen? Happiness will just satisfy you in a moment. But joy
will satisfy you for the rest of your life. Amen. Amen. So He satisfies my mind, sabi po ni Martin Lloyd. He satisfies my emotions. He satisfies my every desires. He and His great salvation include the whole personality and nothing less. And in Him, I am complete. Pakisabi po sa ating mga katabi, I am complete because the joy of the Lord is in me. Amen. So in other words, is the response and the reaction of the soul to a knowledge of the Lord Jesus Christ. It is depend on how we know who is the Lord Jesus Christ in our lives. And lastly po, sabi po ni our very own Brother Eddie Villanueva, our spiritual director, the world has nothing to offer that could make me more excited in this life than doing the works of God. Amen. Meaning po, this, sabi niya, paraphrasing, this world will never excite me. Hindi niya mapupunuan ang aking pangangailangan. Amen. Pero sabi niya, ang paglilingkod sa ating Panginoon, ito po ang nagbibigay sa Kanya ng kagalakan. Amen? Yes, we are here. We need resources in this life, here on earth. Don't misunderstood po mga kapatid. But, you know, if we have the Lord in our lives, and we know our priorities in life. Amen? And we prioritize serving the Lord with gladness. It will satisfy our heart's desire. Amen? It will satisfy our heart's desire. Amen? Hallelujah. Are we still awake, church? Amen? Hallelujah. Are you still in spirit of joy? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, ito po. Reasons for lack of joy in serving God. So, 3 points lamang po ito. Just give me another 10 to 15 minutes. Praise the Lord. Nawala. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Number one po. Lack of communication with God. Lack of communication with God. It is essential to be much alone with God. Yes, ito po. It is one of the essential din po ito. Ating pag-gather. Kasi ito po ay talagang sineparate nga. Sabi nga ng Panginoon in the book of Genesis, He separate this day for us believers. Sunday, it is for the Lord only. Amen? It is for the Lord only. But communion with God is much more essential. Meron po tayong devotion sa ating Panginoon. Sabi po ni F.B. Mayer, one of the great men of God, a faithful, waiting at His door, hearkening for His voice, lingering in the garden of Scripture for the coming of the Lord God in the cool of the day. Amen. Yung andun po yung excitement po natin sa paghihintay sa pakikipag-usap ng ating Panginoon sa bawat sa atin sa ating quiet time. No number of Christian meetings or socializing with Christian friends, no amount of Christian activity can compensate for the neglect of this still hour. Nothing will compare sa ating personal encounter with God. Personal devotion with God. Amen? Sabi nga po ni, nalala ko po yung isang praise ni Pastor Alex. Yung mga, may sino mahilig mag-Facebook dito? I think lahat naman po tayo mahilig mag-Facebook. Amen? Hallelujah. So yeah, it's a gift of God for us. But, you know, kailangan po natin kontrolin. Huwag po natin abusuhin. Amen? Kaya lang sometimes yung ibang mga tao talagang naka-hook na doon. Amen. Magpo-post ng isang picture. Sabi nga din ni Pastor Alex, nag-post daw ng cupcake. Post daw ng cupcake.
And then, syempre, sobrang excited kung sino yung magla-like, sino yung magko-comment, sino yung mag-share. So, kinabukasan, tinignan niya. Isa lang yung like. Yung nag-like, siya pa. Siya pa. Ngayon, nasira, yung naging cause nun, nasira yung ano niya, yung araw niya. Nalungkot siya. Amen? So, dapat, sabi nga po doon, na yung meaning ng Facebook is, we need to seek the face of God firstly in the morning. Firstly, when we wake up in the morning and read His book, Facebook. Amen? Seek the face of God first and then read His book. And surely po, amen, hallelujah, 101% po, tayo po ay mapupuno ng kagalakan for the rest of our day. For the rest of the day, saman po tayong matutungo sa trabaho, sa gawaing bahay, sa eskwela, surely po, tayo po ay magiging recharge. Amen? Praise the Lord. Dito po ang lahat nagsisimula, ang ating personal encounter sa ating Diyos na bahay. We need to make this a habit, a lifestyle, a part of our life. Not just only a part, but a main part of our life. This is the main source where we can be recharged daily. Tama po ba? This is the source where we can recharge daily. Not occasionally. So hindi po ito katulad ng birthday cake na occasional lang. Amen? It is a not only every Sunday. Nakatuwa at nakalungkot din. Every Sunday lang nabubuksan yung Biblia. Pero praise God dito sa church na ito. Amen. Hallelujah. Every day po. Hallelujah. May prayer meeting. May life group. Hallelujah. May dawn watch. Sunday service. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So talagang walang most of the week nabubuklat po natin ang ating mga Biblia. Amen? So, hindi po kalooban ni Lord na those days lang tayo malakas. Siyempre, kailangan every day. That's why the encouragement for us, now we need to do our devotion daily. Amen? Daily po. So, sa amin pong life group, want to share lamang po. Praise God po sa buhay ni Brother Daro, aming life group leader. So, he initiated yung before kaming makapagbulay-bulay ng aming kung sino man po yung mag-e-exhort, mag-share po ng kanyang devotion. So for the rest, for the whole week, syempre, marami ng devotion yon. So isa lamang po, syempre, 5 to 10 minutes sharing of your devotion. So most of the time, kapag yun na po yung napag-uusapan na po namin, doon na po siya umiikot. Doon na po umiikot yung aming discussion. And then, yun na rin po yung ginagamit ng Diyos na kaparaanan para ma-equip po kami ng salita ng Panginoon. So, nasiset aside na yung ano, yung sino yung mag-i-exhort. Kasi, dahil sa bawat isa sa amin ay very meaningful yung aming pag-share ng devotion. Amen. Glory to God po. Glory to God. Hallelujah. So He wants us to be refilled every day. Gusto ng Lord, lagi tayong nag-overflow sa kagalakan. So imagine nyo na lamang po, church. Every day, we are overflowed by the joy of the Lord. Imagine nyo na lamang po, every Sunday. Amen. Baka aabutin na natin yung kisame sa pagpupuri sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen? Dahil sa sobra nating kagalakan, ay hindi po natin malilimitahan ang ating mga sarili na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So, how can we rectify the lack of communion with God? Siyempre, let's pray. We need to pray. We need to ask God for the desire. So it is a matter of our heart's desire. The passion to seek Him more.
to know Him more and to love Him more. Amen? Yun po yung pinakasusi na magkaroon po tayo ng desire. Amen? Masarap pong matulog. Tama po ba? Masarap matulog. Pero kapag andun po yung desire, gigisingin po tayo ng ating Panginoon. Sino po yung gumagawa ng devotion every morning? Sige po, huwag po kayong mahiya. Every morning, every afternoon, or every evening. So may kanya-kanya po tayong time. Kanya-kanya po tayong time. It depends on our, yung ating schedule. But wala na po para sa akin, wala pong ikukumpara ang devotion natin every morning. Pagkagdilat po natin ng ating mga mata. Amen? Kasi very fresh po tayo eh. Tama po ba? Very fresh po tayo. Doon po yung wala pa yung ano. Siyempre, kapag natulog po tayo, talagang i-wash out muna ng Panginoon yung mga alalahanin natin. Amen? And then, pagkagising natin sa umaga, fresh po tayo. Siyempre, doon po yung energy. So, mas maganda po magbulay tayo ng salita ng Panginoon, magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa ating Panginoon in the morning. Sabi po doon, just to please you. Ano po yung lyrics po doon? Diba? Sabi nun, waking up early in the cool dawn, kneeling and praying to you alone. Hindi ko na po alam kung sunod. Pero yun po yung essence noon. Every morning, we need to seek the face of the Lord. Hallelujah. Make it an important part of your life, church, to commune with God daily. It is a personal. Kailangan po natin gawin ito. Hindi po ito recommendation, hindi po ito suggestion. Kailangan po natin gawin ito. It is a command. Sabi nga ni Lord Jesus in John 15 verse 10 to 11, amplified version po. If you keep my commandments and obey my teaching, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. I have told you these things so that my joy and delight may be in you, you and I, and that your joy may be made full and complete and overflowing. So if we are always connected to our Lord Jesus Christ, the delight, the joy will be in us. And gagawin niya po itong full. He will make it full and complete and overflowing. Amen? Hallelujah. We need to, it's a matter of discipline, mga kapatid. It's a matter of discipline. It's a matter of organizing of our time. Amen po ba? Amen. So, let's pray. Let's pray for the Lord na bigyan po tayo ng desire to know Him more, to love Him more, and to serve Him more. Secondly po, unconfessed sin. Unconfessed sin. Another reason po na it will cause us bababa ang ating kagalakan, ang ating joy. Sabi ni F.B. Mayer, that will cause us and is causing us for lack of joy, and it's unconfessed sin. And it is a very big deal to God. It is a very big deal to God, mga kapatid. It hinders the moving of the Holy Spirit. Amen? Yun po yung ayaw ng Holy Spirit na yung papapananahanan niya is punong-puno ng kasalanan. Kalugod-lugod po iyon sa banal na espiritu. Nais ng banal na espiritu yung malinis. Amen. Nais ng banal na espiritu na nandun po yung humbleness, nandun po yung clean. Amen. Siyempre, as I've said kanina, we are not perfect. We sometimes sin, but iba na po tayo. Kailangan, kapag nakagawa po tayo ng kasalanan, kailangan na doon na po yung ating
repentant heart agad. Quick. Amen? Quick. Kailangan, ganun na po yung ating mindset. Now, nakagawa ko ng kasalanan. Lord, I ask for your forgiveness and help me na maiwasan ito. Help me na hindi ko na ito magawa. Amen? Hallelujah. The pleasure of sin are not only wrong and dishonoring to God, they are also harmful to us and others, leading to diminishing joy in our lives. Sin enslaves us. Sin enslaves us as we have to keep sinning with ever-increasing intensity to get the excitement, absence of pain, better image, or control what we want. I just want to share the testimony po. Last week, ginawa ko po yung, hindi ko po nasabi kay Brother Cristo. Kasi nawala yung kagalakan ko nun eh. Ginawa ko po yung sasakyan ng aking boss. Lexus. Hindi siya brand new, 45,000 case, pero makinis. Talagang tinago niya pa nga yun. Nakita ko po yun nung December. Nilagay niya dun sa aming car wash. Nung nakita ko yun, sinabi ko sa kanya, oh, you have a new car. Sabi niya, don't. It's a secret. Secret. So, time for service. Last week, so sabi ko kay Grant, aming foreman, sige ako na, I am keen to do that. Sabi sa kanya, tutuwa ko pag ako gumawa niyan. So, binigay niya sa akin. So, ginawa ko. Talagang, sa una, maingat. Talagang maingat. Niligay ko yung fender cover ko. Talagang maingat ko. Ano, ayaw ko magasgasan eh. Kasi siyempre, talagang elegant yung sasakyan. Amen. So, ito na po. Lilinisin ko na. Kasi every time na before namin i-test drive, i-winawash po namin. So, i-scrub ko po yung ano. Scrub ko po yung windshield. And then, suddenly, pag-scrub kong ganun, umandar yung wiper. Nakat. Nakot yung scrubber between yung pinaka-pillar niya and then the wiper. Tumama. Nakot siya and then hinilak ko. Tapos pagtingin ko nun, wala. Walang gasgas. Medyo nahimasmasan ng konti. Pero paglipat ko sa kabila, nakita ko may puti. Black yung kulay, but may puti. But may puti. Yung pala, yung pintura, natanggal. Nako. Ando po yung kagalakan ko sa paggawa ng sasakyan, pero nung time na nakita ko po yung natanggal na pintura, nawala ang aking kagalakan. Napalitan ng pag-aalala. Napalitan ng kalungkutan. So, yun na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Unang pumasok sa aking isipan, itim siya, lalagyan ko ng pintura. Marker. And indeed, yun po yung ginawa ko. Nano ko siya. Sinimplihan ko. Pinturahan ko ng ano. Pagtingin ko nun. Ginawa ko pa yun sa ano, nung nag-test drive po ako para wala po makakita sa akin. Pinturahan ko nun. Tapos pagbalik ko, pagtingin ko nun, hindi masyadong alata. Hindi masyadong alata. Lunchtime, uwi ako sa bahay. Walang katiwasayan, walang kapayapaan sa aking puso. Walang katiwasayan, walang kapayapaan. And then suddenly, and I believe the Holy Spirit spoke to me, sabihin mo yung totoo. Huwag mo lang itago yan. Dahil kalaunan yan, makikita at makikita rin yan. Balik ako. Andun pa rin yung kalungkutan ko. Then nakita ko si boss. Sabi ko, boss, I did an accident to your car. Sabi niya, you're joking. You're joking. No, I'm seriously. Labas kami. Punta kami dun sa likod. Andun kung pinark eh. Tapos sabi niya, so medyo, tahimik. Ako din tahimik. Tahimik ako. Sabi ko, boss, ito yung naging problema.
accident. No, sabi niya. Sabi niya sa akin, no. It's only small thing. Sabi niya, it's only small thing. She'll be right, sabi niya. Pipinturahan na lang daw. Kasi may pintura na eh. Okay na yan. Huwag mo nang paalalahanin. Sabi niya, I'm a forgiving person. Sabi niya, I'm a forgiving person. Don't worry, I'm a forgiving person. And then, at that moment, talagang naano po ako. Nawala. O, nandun pa rin, pero nabawasan. Nabawasan ng aking pag-aalala. Amen. So, ganun din po tayo. Kapag meron po tayong unconfessed sin, nababagabag po tayo. Amen po ba? Lalo na kapag, maliban na lang, kung talagang you are living in sin. Pero kapag tayo po ay meron ng tamang relationship sa ating Panginoon, and then we have this unconfessed sin, hindi po tayo makakatulog na maayos. Tama po ba? Hindi po tayo makakatulog na maayos. Hindi po tayo makapag-isip ng tama. So what's the remedy? Kailangan i-confess po natin ito sa ating Panginoon. Ganun po yung nangyari kay Haring David. Remember po in King in 2 Samuel po chapter 11 nung first part ng buhay ni Haring David, he was doing good. And then middle part, doon po, talagang he was entangled in sin because sa tukso, nakita niya si Bathsheba naliligo. Kita niya, napakagandang babae, napakagandang dilag. Yun. So alam po natin yung istorya. And then, pinapatay niya yung kanyang asawa, si Uriah. So ganun po pala yung, at kapag nagkasala po tayo, kapag wala po tayong takot o wala po tayong ganitong takot sa Panginoon, patong-patong. Papatungin at papatungan lang yan ng kasalanan. Amen. For a year po, si Haring David, talagang he ignore na siya yung nagkasala. And then, dumating ang time na kinonfront po siya ni Prophet Nathan na hindi nalugod ang Panginoon sa buhay mo, na nagkasala ka. And then at that moment po, na masmasan si Haring David para praising po. And he repented genuinely sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po doon in Psalm 51 verse 10 to 12, create in me a clean heart, O God, and renew a right steadfast spirit within me. Kasi alam niya na napakabigat. Alam niya na hindi kaya-aya na mapanatili ang unconfessed sin sa kanyang puso. Sabi niya, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. In the other translate, and renew a right spirit within me. Ganun na lamang po yung takot ni Haring David. Dahil wala na yung, kapag nawala nga po yung espiritu sa ating buhay, ang banal na espiritu, sigurado po ang joy ay mawawala rin. Kaya sabi ng Panginoon in 1 John 1:9, if we confess our sins, our unconfessed sins unto Him, He is faithful and just to forgive us. He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our wickedness. Amen? So the remedy is we need to confess it. Amen? We need to confess it genuinely. At huwag na nating hayaan na mangyari po ulit ito sa ating buhay Kristiyano. Amen? And thirdly po, burnout. Burnout po. Sabi po doon, it's a common thing as a Christian, as a believer, as a servant of the Lord, na posibleng ang bawat sa atin ay ma-burnout. I honestly po, I admit, there are sometimes talaga na
na naranasan ko po talagang na burnout ako. Talagang pagod physically. And then ang problema eh wala pa po akong devotion. Hindi po malakas yung aking devotion, aking communion with God. Kaya anong mangyayari? Syempre, wala kang charging, nagsaserve ka pa, labas ng labas, wala yung receiving. Amen? At what will happen, magbe-burnout po tayo. So, inihalin tulad po tayo ni Apostle Paul sa mga atleta. Amen? Sino po yung mga kalalakihan? Nagbabasket po ba tayo? O iba na yung ating mga kinahiligan? Bagbabike? Fishing na lang, Brother John. Medyo okay lang. Upo-upo na lang. Amen? Praise the Lord. So, meaning we are on a race. We don't know how long ang ating tatakbuhin. Posibleng mapagod tayo. Tama po ba? Posibleng mapagod po tayo. Manghina, that will make us burn out. When we keep overdoing or stressing ourselves in ministry, caregiving, or work, we'll all eventually burn out. Si Sister Arnie, siguro, ginawa din ng Panginoon yon. Inalaw din ng Panginoon na magsakit siya. Pero siyempre, hindi naman. Kumbaga, naging kaparaanan ng Panginoon para siya po ay ma-restore. For two days, absent po siya. And then, sabi niya sa akin na na-recharge po siya. Pero yun nga po, dahil sa epekto po ng booster, so parang hindi po kinaya ng kanyang immune system. So siya po yung nagkalagnat. Amen? So, praise the Lord. Hallelujah. So what is the remedy if we are feeling burnout, church? What is the remedy po? Ano po yung ating gagawin para maiwasan po, kapag nakakaranas po tayong burnout, marirecharge po muli tayo. So the thing is, we need to refocus our eyes to Jesus Christ. Amen? Kapag nakarefocus po, pag nakafocus po ang ating mga mata sa ating Panginoon. Amen? Alam po natin na ang ating paglilingkod sa Kanya, ang ating pagtatrabaho, ang ating mga gawaing bahay ay magiging kagalakan. Amen? Magiging kagalakan po ito sa ating mga buhay. Sabi nga ng Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, pakisabi po, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Even our Lord Jesus endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Bakit ganun na lamang po ang kagalakan ng Panginoong Jesus, even though na siya po ay nakaranas ng matinding sakripisyo, pasakit? Bakit nandun pa rin po yung kagalakan ng ating Panginoon? Why? Because he knew that his kanyang ginagawa ay makapagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos Ama. Amen? Ganun din po tayo. If we are feeling burnout, we need to refocus our eyes unto Jesus. We need to refocus our purpose, our goal to Jesus. Amen? And hallelujah. Talagang yung ating kalakasan ay muling mapapanumbalik. Amen? Lalo tayong, sabi nga doon, in Isaiah chapter 40, kung di po ako magkakamali, na yung kagalakan natin para tayong mga
agila, if we are abided sa ating Panginoon, He will renew us. Amen? He will renew us. Ganun po yung buhay ng isang agila. For a certain time po, kailangan po niyang mag-retreat doon sa pinakamataas na bundok at tanggalin yung mga unwanted sa kanyang katawan at kailangan lumabas yung panibagong mga panibagong pakpak upang makalipad po muli siya. Ganun po. If we are feeling burnout, we need to reevaluate ourselves and refocus our eyes unto Him. Amen? So, three things po. And I believe na ito po, kapag madidil po natin ito by the help of the Lord, ay muli mapapanumbalik ang ating kagalakan sa ating paglilingkod. And I would end my exhortation and I would like to call the ating music team at the front, please. Hallelujah. So I would end with this story. And it is a true story po. It's a fact that will remind us to always check the level of our joy in our hearts as we serve the living God. Sino po yung, yes, that's it. Sino po yung may nakakita na po nito, ang bird na ito? Kind of bird? Canary. Canary bird. Canary. Apo, canary. Amen. May nag-aalaga po ba ng canary bird dito? Wala po. Amen. Praise the Lord. So, meron pong istorya po dito. So, in the early years of coal mining, this bird is very helpful po sa mga coal miners. Dito po nakasalalay ang kanilang mga buhay. So coal miners know that dangerous gases can gather silently and secretly in the tunnel. Siyempre nasa baba. Sa baba po sila, sa ilalim po na sila ng lupa. So carbon monoxide will asphyxiate them and methane will cause an explosion. A methane explosion took lives of 12 men in 2006. In year 2006 po. In Sago Mine Disaster in West Virginia. In 1906 po, almost 1,100 miners were killed in Courriers, France in one massive chain of explosion. Talagang nandun na ipon and then it caused explosion. But in the early days po, ito po yung story behind this bird. But in the early days of coal mining, they found an effective low-tech solution. They brought canaries into the mines. So, nagdala po sila ng mga canary birds in the mines. So, a canary's metabolism is very sensitive to air quality. So, napaka-sensitive po daw po yung kanilang metabolism. As long as the bright yellow birds chirp and sing, miners were at ease. Miners were in safe. Ika nga, na panatag sila na the atmosphere is okay, good, is safe. But if gas levels rise, the canaries stop singing. So the canaries stop singing because of their sensitivity. Wobble on their perch. Hindi mapakali. And eventually fall to their floor cage. They fall dahil hindi na nila kaya ang atmosphere. Too much gases. Christian joy is like that singing. Christian joy is like that singing yellow bird. One of the first effects of sin or doctrinal error is that we lose our joy in Christ. When your heart stops singing, church, that is a warning to watch your life. So what is now the status of your spirit, church? What is now the status of our heart? Is it still full of joy? Is it still full of excitement serving the Lord?
or you are in the brink of getting empty? Where is your gauge now, mga kapatid? And for me, personally, when I was meditating this, I was reminded again by the Lord. Kailangan bumalik tayo palagi. We need to have an everyday revival sa ating Christian life. So are you in the moment na ang hirap ng maranasan ang banal na presensya ng Panginoon? Ang hirap na bang itaas ang mga kamay, magpuri sa Kanya? Are you in the moment na parang dahil sa kabigatan ng ating buhay, sa kabigatan ng ating mga problema, ay napakahirap ng maglingkod? Is there any unconfessed sin that hinders the moving of the Spirit into your life? Or are you feeling burned out? Napapagod na po ba tayo sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon, sa ating takbuhin? So just like David, as he wrote Psalm 51, lalapit po muli tayo as we stand up in the presence of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lalapit po muli tayo sa ating Diyos. Let's continue to ask for His presence in our lives. Open our hearts. Let's open our hearts unto Him. Mayroon po tayong ma-confess sin. Only you and I, only you and the Lord knows what is the condition of your heart right now. Kaya kapatid, muli, huwag po nating hayaan na matapos ang araw na ito, ang umagang ito, na hindi po natin nakakatagpo muli o na overfill muli tayo ng kagalakan ng ating Panginoon. Sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, restore to me. Sabi nga ni Haring David, restore to me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Hallelujah, Jesus. As we lift our hands unto Him, huwag po natin limitahan. This is for our own sake, church. Hallelujah. Let's place me a prayer. Sige po, kausapin po natin ang ating Diyos na buhay. Genuinely, with a humble heart. Then cast me not away, Lord. Lord, restore to me the joy of my salvation. Opening our hearts unto Him. Yes, Lord, this is our prayer. Restore unto me the joy of my salvation. Hallelujah, Jesus. Oh,
present your hearts unto His presence, Lord Church. Restore unto me
Jesus. Oh, we bless your name. We praise your name. Hallelujah. Glorify hallelujah. Your name. Glory, glory, glory. Glory to your name. We love you, Lord Jesus. We praise your holy and most precious name. We continue hallelujah, to serve hallelujah, you hallelujah. Lord. As we express our joy unto you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, the joy you owe. The Lord is our strength indeed. Hallelujah, Jesus. We honor you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless you, Lord. We honor you, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, tunay nga, Panginoon. Kagalakan, Lord, na kami po'y sumamba sa inyo. Kagalakan, Panginoon, O Lord God, na kayo po'y sambahin, Panginoon Jesus. Kagalakan, Panginoon, na kami po'y mapaglingkuran kayo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, truly Lord, the joy, hallelujah, is one of the key, Lord God. Hallelujah, in our Christian life, Lord God, so that we can continue to move forward, Panginoon, for your glory, O God. In the name of Jesus. Lord, nakikita niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, here in this place, Lord God. You know what is the condition of every heart, Lord God. Lord, we are asking, Lord God, to restore us again, Lord God. To renew us again, Lord God, in the name of Jesus. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Yes. Hallelujah, to maintain, Lord God, the joy, O Lord, in serving you, Panginoon, Lord God, in spirit and truth, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, with these three reasons, Lord God, hallelujah, na magiging karap kaparaanan ng kaaway, Panginoon, upang bumaba o mawala ang aming kagalakan. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord God. If you have lack of communion with you, Lord, give us the desire, Lord. If we have the unconfessed sin, Lord, we are bowing unto you humbly, Panginoon, Lord God. We are asking for your forgiveness, Lord. In the name of Jesus, Lord, we acknowledge, Lord, that apart from you, Lord, we can do nothing, O God. Lord, patuloy, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Mga nawawala ng kalakasan, Lord God, nababurn out, Panginoon, O Lord. Restore, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, restore us the joy of our salvation, Lord God. Una po namin kayong nakita. Una po namin kayong, hallelujah, naranasan, Lord God. Nung una po ninyo kaming tinawag po nan on that day, Lord. Restore, Lord God, and remind us, Lord God, the joy of our salvation, Panginoon. Lord God, continue to refocus our eyes unto you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, hallelujah, as we lift our hands unto Him, let's ask for His provision, His divine favor. Nakaranas man po tayo ng karamdaman, kahinaan, physically, emotionally, spiritually. Let's ask for the gracious God to be na magkaroon tayo ng kagalingan in Jesus' name. In Jesus' name. Come on, let's ask personally. Let's open our mouth unto Him. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, patuloy niyo pong dinggin ang inyo pong mga anak, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for this day, Lord. Yes. Na muli, Panginoon, na-restore niyo po kami. Thank you, Lord God. Hallelujah. For the joy. Hallelujah, Lord God, that will last forever and ever, Lord God. Amen. Eternally, Lord God, hallelujah, in the name of Jesus. Lord, continue to help us to maintain, Lord God, and kung tuman po'y bumaba, Panginoon, Lord, continue to help us, Lord God, na patuloy, Lord God, na makapag-recharge, Panginoon, sa inyo, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, patuloy, Lord, na kayo po lamang ang maluwalhati. Kayo po lamang ang patuloy na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy kayo lamang ang mapasalamatan, Panginoon. Thank you, Lord God, for your words, Lord God. Hallelujah, na naging source ng aming kalakasan, Panginoon, Lord God. Ng aming kagalakan, Panginoon, Lord God. Na patuloy, Lord God, na nagiging kaparaan upang patuloy na lumakad kami sa liwanag, Panginoon, ng inyo pong mga salita, Panginoon. Thank you, Lord God.
We honor you. We bless you. We give you the highest thanksgiving, Panginoon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. As we continue to linger in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi, I sing praises. I sing praises to your name. Oh, Lord. Praises to your name. Worship kanina at sa ating mga salitang narinig mula sa ating Diyos through the life of our brother Manny. Amen. Praise God. I pray na everyone will be blessed din po through our tithes and offering. Sorry po, medyo kinakabahan ako. Okay, so what do you feel po or what comes through your mind when you hear the words tithes and offering? Yung puso po ba natin ay nagkakaroon ng kagalakan? O sometimes po parang medyo challenging po sa atin ang magbigay? Luke chapter 6 verse 38 will remind us that nothing should hinder us from giving. Or perhaps will encourage us to give even more. Dahil sabi po sa scriptures, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. When we give po, God will start blessing us in ways seen or unseen. Minsan nga po, di ba, parang hindi pa natin makomprehend kung bakit na lang po ganun yung binabalik sa atin ng Diyos. For example po, kapag nagbigay po tayo ng 1 kilo ng grapes sa kanyang vineyard, ang Diyos po, ginagawa niya, minumultiply niya po yun, di ba, into 2, 3, 5, or even more kilos po. Kasi po, ang ginagawa ni Lord, pinepress down niya yung grapes hanggang mag-overflow po yung juice. Ganun po siya, ganun ka magbigay. Si Lord, pinagpapala po niya tayo kapag tayo po ay nagbibigay. Pero actually po, di ba, parang hindi naman po, wala naman pong kailangan si Lord sa atin
Dahil God created everything. Therefore, He owns everything. He owns everything na meron po tayo. Pinagpapala niya na po ang ating mga buhay through our giving kasi po ginagamit niya tayo as instruments to be blessings to others din po at para po sa expansion of kingdom here on earth. So we just have to exercise our faith, trust, and fully surrender our lives to God. Kasi po, pagpapalain po tayo ng Lord. Kasi po si Lord, He is always true to His words. Si Lord po natin ay buhay. Kailanman po, hindi siya nagkulang. Lagi po siyang tapat. Amen? Amen. Amen. So let's close our eyes and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you for all the blessings that you continue to shower upon us, Lord. Lord, we lift up to you our tithes and offering, Lord. Lord, may they be sweet aroma to you, Lord, and may we use them for the expansion of your kingdom here on earth. Lord, we also pray that you give us a cheerful and generous hearts, Lord. Lord, nawa po ay punuin mo po ng kagalakan ng aming mga puso sa lahat ng aming bagay na ginagawa, Lord. At Lord, nawa ito ay maging in accordance to your will, Lord. Lord, gamitin mo kami mightily, Lord, na maging channels of blessings sa everyone we meet, Lord. Lord, thank you for being our provider, Lord. Thank you for being the greatest example of a giver, Lord. Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo, Lord. Tunay nga na ikaw ay buhay, palaging tapat, at hindi nagkukulang, Lord. Lord, maraming salamat sa pagpapala mo sa aming mga buhay. And we bring back all the glory, honor, and praises to you alone. In Jesus' name, amen. I am inviting everyone to please stand as we give praise to the Lord. Na sinamahan po tayo ng kanyang banal na espiritu at binigyan po tayo ng pagpapala sa buong program ng ating service nitong umaga. Father God, we acknowledge your presence, O Lord, and we thank you, God, for touching our hearts this morning. Lord, you have touched us in a way that we cannot explain, Panginoon. But we know, O God, na ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, Lord God, ay muling naglagay ng sigla, ng excitement, ng desire sa aming mga puso, Panginoon, na ikaw ay patuloy na sambahin, pasalamatan at papurihan, Panginoon. Diyos Ama, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit mo ng buhay ng aming kapatid na si Brother Manny upang kaming lahat na nandito, Panginoon, at ang lahat na makapanood ng video na ito, Panginoon, Lord God, ay magkaroon, Panginoon, ng bagong excitement, Panginoon, ng bagong desire sa aming mga puso, Panginoon, na patuloy kang pagsilbihan, Panginoon, Lord God, dahil nararapat lamang because your name is great, Panginoon, and you deserve to be greatly praised, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na nandito ngayon, na bagamat marami sa amin ang pagod ang katawan, Panginoon, Lord God, ay pinili, Panginoon, Lord, na patuloy kang pagsilbihan, yes, Panginoon, Lord God, na patuloy na ialay sa iyo anuman ang natira naming lakas, Panginoon, yes, sa linggong ito, Panginoon, Lord God. Mapurihan ka lamang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na maagang gumising, Panginoon, Lord God, na binigyan mo
ng lakas, Panginoon. Nagampanan ang aming mga tungkulin, Panginoon, Lord God. We pray, Panginoon, na sila ay punuin mo ng pagpapala, Panginoon, Lord God. Buksan mo, Panginoon, ang pintuan ng iyong kaharian, Panginoon. Nawa, Panginoon, matanggap nila ang kanilang at ng kanilang buong pamilya, Panginoon, ang iyong grace and mercy, the blessings of God, na hindi kayang arukin, Panginoon, Lord God, na walang pagsisidlan sa kanilang buhay at kaligayahan, Panginoon, na umaapaw sa kanilang mga puso, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw nga na aming Diyos. You made this day holy, Panginoon. Thank you. You blessed this day, Panginoon, and made it holy in your name. Lord, hinihingi namin, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na kami rin po, Panginoon, lahat ng aming mga kapatiran, ay buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, na kung ikaw na aming Diyos, ay you made this day holy. Yes. Lord, bigyan niyo kami ng kakayanan, Panginoon, to do the same, Panginoon. Amen, Lord, hallelujah. Lord, tulungan niyo kami na tanggalin sa aming isipan na ang araw na ito ay para pa rin sa amin. Na ang araw na ito ay para pa rin magtrabaho kami para sa aming pamilya at para sa aming mga pangangailangan. Lord, restore us. Restore our faith. Open our eyes to the truth, Panginoon. That you are our provider. That you are our healer, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa araw na ito ay ni-remind nyo kami, Panginoon. Thank you for the reminder, O God. Yes. Thank you for the blessings, Panginoon. Thank you for the rebuking, Panginoon, Lord God. Lord, we pray na from this day on, Panginoon, palagi naming maisip, Panginoon, Lord God, to make this day holy. For you, O God, to worship you, to glorify you. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming spiritual director, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Patuloy niyo siyang punuin ang desire sa kanyang puso, Panginoon, Lord God, na patuloy kang pagsilbihan, Panginoon. That you may bless the work of His hands, Panginoon, sa patuloy na paggabay ng iyong mga anak, Panginoon, Lord God, sa katotohanan ng iyong mga salita, sa paggabay ng mga kaluluwa, Panginoon, na madala sa inyong mga paanan, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita, sa iyong benediction, Panginoon, sa Ephesians chapter 3 verses 17 to 19. May Christ dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amen. Brothers and sisters, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God
and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you, be with your spirit. In Jesus' name, amen. God bless us all. Good morning. Sino po ang na-bless ngayon? Bago po tayo magtapos, patuloy natin papurihan at sayawan ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Yes, we stand in awe of Him.